Magsitayo na po ang lahat. Pagsalansang mo'y aking kinilala, patawarin yari kasalanan. Ako'y kawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa'yo paganda. Sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo po ang aming kaluuban, pakundangan sa iyong pagmamakal, sapagkat hindi ka namin mabibigyang kasiyahan kapag kami ay hindi mo kinakatigan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasabalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ipinabatid sa akin ng Panginoon ang masamang balak laban sa akin ng mga kaaway ko. Ako'y parang maamong tupang dinadala sa patayan, at hindi ko nalalamang may masamang balak pala sila sa akin. Wika nila, putulin natin ang puno habang malusog. Patayin natin siya nang wala nang makaalala pa sa kanya. At dumalangin si Jeremias,
Panginoon, ikaw ay hukom na makatarungan. Nababatid mo ang isipan at damdamin ng bawat tao. Ikaw ang magiganti sa mga taong ito. Pinaubaya ko po sa inyo ang aking gawain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo ay lubos. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo ay lubos. Panginoon, aking Diyos, sa iyo ko natagpuan yung aking minimiti at hangad na kaligtasan. Ligtas mo sana ako sa pag-uusig ng kaaway. Tinutugis nila ako, hindi sila naglulubay. Kapag ako ay inabot, sila'y leon ang katulad. Tatangay nila ako sa malayo at itatakas. At kung ito ang mangyari, pihong walang magliligtas, dudrugin nila ako, luluraing walang habag. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Humatol ka sa panig ko, yung mga ko'y di masama. Pigilan di matuwid sa kanilang mga gawa. Yaw namang mabubuti ay bigyan ng gantimpala. Yamang ikaw, Panginoon, ay Diyos na dakila at sa iyo ay dilingid ang laman ng puso't diwa. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Ikaw rin po, Panginoon, ang sa akin nag-iingat. Ang lahat ng masunurin sa iyo ay naliligtas. Ikaw ang Diyos na matuwid, isang hukom na matapat, laging handa magparusa sa tinamang gawa'y linsad. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Magsitayo po ang lahat. Inyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga nakarinig kay Jesus ang nagsabi, tunay ngang ito ang propeta na hinihintay natin. Ito nga ang Mesiyas, sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ang iba, maaari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinasabi ng kasulatan na magmumula
ang Mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem na bayan ni David. Ipanganganak, magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan, nadakpin siya. Ngunit wala namang nangahas humuli sa kanya. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga pariseyo. Bakit hindi ninyo siya dinala rito? Tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, wala pa pong nagsasalita ng gaya niya. Kayo man ba ay nalinglang din? Tanong ng mga pariseyo, mayroon bang pinuno o pariseyong naniniwala sa kanya? Wala. Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya. Mga sinumpa, isa sa mga naroon ay si Nicodemo na nagsadya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, labag sa ating kautusan na katulad ang isang tao nang di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa, hindi ba? Sumagot sila, ikaw ba ay taga Galilea rin? Magsaliksik ka at makikita mo na walang propeta na magmumula sa Galilea. At umuwi na ang bawat isa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa ating ebanghelyo ngayong umaga, napakarami pa rin sa mga Hudyo ayaw maniwala na si Jesus ay Mesiyas, sugo ng Diyos Ama sa lupa, para ituro sa atin kung paano mabuhay ng maayos at maging maganda ang kanilang buhay. At pagkatapos ng kanilang buhay sa lupa, langit ang tungo. Ano kaya ang mangyayari sa mga tao na ayaw sumunod sa ating Panginoon? Walang pananampalataya. Sigurado, mapapahamak sila ng husto dito sa lupa at sa kabila. Magsitayo na po ang lahat.
Habang inaalaala natin ang hindi pagtanggap sa tagapagligtas na nagpakasakit para sa ating kapakanan, hilingin natin ang pananampalataya ng isang Ama upang maikatid natin sa iba ang mensahe ni Kristo. Ang ating tugon, Ikaw ang aming lakas o Panginoon. Ikaw ang aming lakas o Panginoon. Ang mga may kapangyarihan, naway patnubayan ng Espiritu ng pananampalataya, manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas o Panginoon. Ang mga nagpapalaganap ng mensahe ng Ebanghelyo sa lahat ng dako, naway pagkalooban ng tapang, manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas o Panginoon. Ang mayayamang bansa, naway maging bukas palad sa pagtulong sa mga mahihirap na bansa, manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas o Panginoon. Ang mga may sakit, mga bilanggo, mga matatanda, at mga may kapansanan, naway palakasin ng mga nakapagpapaginhawang salita ng Diyos. Manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas o Panginoon. Ama ng lahat, isinugo mo ang iyong bugtong na anak upang kami ay higit na ilapit sa iyo. Patnubayan mo kami sa aming misyon na palaganapin ang aming pananampalataya. Hinikiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, malugod mong pagtanggap sa aming mga alay, ang aming kalooban na nahirati sa pagsuway. At may mapakinuhod na wang sumunod sa iyo sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesu Kristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mo na kami ay bubuti, isinugo mo si Jesu Kristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinakayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inikakandog ang pagkakataon na aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo ay lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayun din naman,
Noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya, iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbagang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lakot na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birgen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lakat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya
at sa Kanya ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Hinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat nang masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakat ng kapakamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluuban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Magpalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinauupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at ang mga lay ministers po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ng inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Paalaala, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng kulay ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Panatilihin natin ang physical distancing sa bawat isa. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nawa ay gawing dalisay sa banal na pakikinabang na nagpapagindapat na kami ay kalugdan mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos.
sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan sa Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa bisag ng aming alipasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, magsiupo muna po ang lahat. Maari na